Hello, good afternoon. Welcome once again to my vlog Bufa's Kitchen. At sa hapon na ito magluluto po ako ng snacks. O pwede din dessert. So, ang gagawin ko ngayon is macaroon. Pero, wala po akong bilog na ganun. Kasi wala pala ako. Akala ko meron akong paglalagyan na ganun. So, lulutuin ko lang siya sa square. Gawin kong macaroon square. So, papakita ko sa inyo. Pero may ginawa na ako ahead of time yung talagang macaroons. So, hindi siya talaga matubo kasi hindi ko naman siya nilalagyan. Basta, panoorin na ninyo para minus budget. So, ito na, papakilala ko sa inyo yung ating gagawin na macaroons. So, una, lapit-lapit. Lapit ko lang. Yan. So, una, may apat tayo na itlog. Itong recipe na to is double. Dalawang recipe to. So, yung una kong ginawa is one recipe. So, since double siya, double din yung itlog na pinapakita ko. So, itong aking flour na 1/2 cup. All-purpose flour. 1/2 cup. Kasi double nga siya. Pero ang ilalagay ko sa aking description, mamaya sa reciping ito is single recipe. Ito dinodoble ko kasi ipamimigay ko sa aking mga friend para makatikim siya. So 1/2 cup na sugar, bali 1 cup na condensed milk, at 2 cup na sapal. Yung pinagbigaan ninyo, huwag yung itatapon, mga best. Kasi magagamit ninyo yun. Like ito, gumagawa ako ng macaroons, magagamit ko siya. So, mayroon akong star margarine, pwedeng butter na 1/2. Pero dagdagan ko ito kasi ito mga 1/4 lang. So, syempre, mayroon tayong vanilla extract. So, gagawin ko ngayon, pagsama-samahin ko na yung ating ingredients na ating lulutuin. So, una, ikakrack ko yung itlog. So, una, kakrack ko siya, ha? Kailangan ko ba bang lapit-lapit or tama na? Kasi yung camera ko, medyo yan. Kailangan isa-isa yun. Dapat na sa isang bowl para makita mo. Pero at least makikita mo naman kaagad kung may sira yung itlog o wala. So, ingat lang. Silipin ninyo muna bago nyo ibagsak. Kasi kung hindi, ang mangyayari, baka sira yung itlog. Yan. Ang mangyayari ay ganun. So, lalagay ko na yung butter. Yung butter, bali, ang ilalagay ko lang is kalahating cup. Kasi sa single recipe, 1/4 lang siya. So, since ito natutunaw na, uubusin ko na lang. Kasi natitira ito doon sa una kong nilulutong recipe na ganito rin. So, dadagdagan ko na lang siya ng star margarine. Kasi ang star margarine, okay din naman, pwede din naman. So, yan. So, bali, kalahati kasi tansyado ko na yan. Tapos, lalagay mo na yung sugar kaagad para matunaw yung sugar. Lagay mo na yung sugar. Lapit-lapit ko pa ba talaga? Ayan. Para makikita talaga ninyo. So, ayan. Tunawin ninyo yung asukal kasi pag hindi ninyo tunawin, ang tendency noon, hindi matutunaw. Diba? Ganun talaga. So, hanggat magsabay sila nung butter, no, kasi yung butter, kailangan ilabas ninyo, ha? Kung halimbawa na sa ref ninyo, ilabas ninyo para hindi kayo mahihirapan. Kaya ako kanina pa lang, nilabas ko na para at least
malambot na siya. So, ayan. Ngayon, lalagay ko na rin yung condensed milk. So, yung condensed milk ninyo, mamaya ko na lang ilalagay sa aking description down below. Ayan. So, namumuo pa yung ating butter kasi hindi pa talaga sa gaanong mayroon kasi akong hinalo na margarina. Yung margarine talaga mahirap lusawin. So, nilalagay ko na yung aking vanilla. So, lalagay ko na yung aking 2 cup na sapal. So, ito na. Sapalin na natin. So, ito, 2 recipe. So, lalagay ko na yung 1 cup din na flour. So, halo-halo lang. Hanggat sa magsawa kayo sa kakahalo, halo lang. So, since, kanina hindi naman masyadong puno yung ginagawa ko. So maybe dadagdag ko na lang 'tong natitirang sapal kasi sayang. Yung nasabi ko sa inyo na huwag ninyong sayangin yung sapal kasi pwede ninyong i-freezer tapos pwede ninyong gawin ganito. Kaya ang niyog wala talagang matatapon kung marunong tayo. Walang matatapon. Kasi diba, ito yung ano niya, ginawa natin walis tinting, yung dahon pwedeng gawing lalahin nyo at gawing banig, pwede naman. So, yan. Halo-halo lang hanggang sa mag-combine yung sapal at saka yung flour, yung siyempre hindi mo man maiwasan na may mamumuo dyan kasi sapal nga, pero tiyakin nyo yung ating butter na talagang na ano na natutunaw siya kasabay ng asukal. So tapos na siya. Okay, so ngayon since wala akong bilog. Ito yung aking paglulutuan. So, nilalagyan ko na lang ng cut-right, yung wax paper, para hindi siya dumikit. So, dapat yun yung mga bilog na ganun. So, mamaya mayroon akong pinapakita na ginawa ko na ahead of time na yung bilog talaga. So, lalagay na natin dito. Kaya ko sinabing square macaroon kasi sa square pan ko siya niluto, hindi sa may bilog. Na supposed to be, nasa bilog ito. Pero okay lang, kahit nandito to, basta mahalaga, yung ginawa mo is the same pa rin yung recipe na macaroons. So, yan. So, spread lang ninyo yan na even. Magtataka kayo bakit may mga itim-itim dyan. Mayroon talagang itim-itim kasi mayroong anong nung sapal ng niyog. So, hindi mo maiiwasan yan. Kasi may itim talagang nasasama doon sa ating. So, spread mo lang siya even. No? Ano to? Talagang sumasama yung yan ang ating so tak lang ninyo para naman mawala yung yan. So yan na siya.
So, kailangan yung oven niyo yung naka-preheated siya ng 350 degrees. Pagka halimbawa at papainitin ninyo ngayon, kailangan mga 5 to 10 minutes. Kailangan ipainit niyo yung oven niyo ng mga 5 to 10 minutes ng 350 degrees. Kapag kailagay na ninyo ito, babaan na ninyo, ilalagay ninyo ng 280 degrees Fahrenheit yung init ng oven ninyo. So, eto na. So, tinaktak-tak ko lang. Eto na, lalagay ko na. So, eto ay macaroon. Square macaroon, hindi na sa yung bilog. So, lalagay ko na siya sa oven. No? Dito tayo magbibake. Yan. So, nilalagay ko na siya. Nilalagay ko na siya dito. No? Nilalagay ko na siya. Okay. So, naka-heat na yun ng 280 yung init niya. So, naka 280 na siya. Kaya, ibibake siya natin ng 45 minutes. 40 to 45 minutes. Pero tignan din ninyo ha, kasi baka mamaya sunog na. Mayroon kasing oven, lalo na kung manipis lang yung ano ninyo. Madali lang siyang masunog. So, kung makapal-kapal, itest pa ninyo ng toothpick. Pagka alam ninyo mayroon pang, pag tinusok ninyo na may sumasama pa, eh, hilaw pa yun. Ano pa ninyo, dagdagan pa ninyo ng mga 5 to 10 minutes. So, eto na. Eto talaga yung binibake ko ahead of time. So, eto talaga yung macaroons. Hindi siya humingiti, parang nakasumangot. Siguro na nasobrahan ito ng init, no? Pero anyway, titikman ko siya. Tikman ko. Since wala kasi akong, ano, nilalagyan ko na lang siya ng wax paper. Okay naman. Okay naman siya. Hindi siya masyadong matamis. Hindi siya masyadong matamis. Para ako na ano kasi eh. Kaya na ay ano ko tuloy. Akala ko di pala inom muna ako ng tubig. So, yun yung aking macaroon. Okay siya. Masarap siya. Mamaya na ako kakain para ako nasamid. So, ganun ang gagawin ninyo guys, no? Huwag niyo sayangin yung sapal ninyo. Kung gusto ninyo pang tamisin, dagdagan ninyo, nasa panlasa ninyo yun, no? So, ibibake siya natin ng 40 to 45 minutes. So, ibibake ninyo, huwag ninyo silang, pag-bake ninyo gaya nito, hindi siya nakangiti. Actually, kasi medyo malambot kasi siya, mas maganda. Ayoko naman nung matigas. Oo. At saka, konti lang yung sapal na nilagay ko kanina. Kanya, talagang, dapat yan, maraming sapal. Pero yung nahuli ko, maraming sapal yon. Alam ko maganda ang kinahinat na noon. So, yun mga best, magawa kayo ng macaroons. Huwag ninyong, halimbawa, magpakayod kayo ng niyog, no? Huwag ninyong itapon yun. Kasi kung itatapon ninyo yun, sayang naman, pwede pang pagkakagamitan. Hindi, natinga ako. Parang may hindi ko alam kung may sumabit dito nung lumunok ako. Pero yung tamis nung ano ko, yung tamis ng macaroons ko, hindi gaanong matamis. Kasi nga, nagbabawas nga ako ng asukal. Kanya, nasa inyo, itest ninyo kung sa tingin ninyo, yung panlasa ninyo,
ay anong tawag nito, matabang pa, pwede niyo yung dagdagan ng asukal. Ako kasi, naglilisten talaga ako ng asukal gawa ng ayoko talaga na kumain ng sobrang mga matatamis dahil nga tayo ay isang diabetic na. So, kailangan iwas talaga tayo sa ating mga kinakain dahil kung hindi tayo marunong mag-iwas, edi anong mangyayari? Magkakasakit ka lalo ng diabetes. So, ganito kalaki. Ang laki-laki na. Sobrang laki. Kinagatan ko na siya, pero mamaya gusto ko samahan ng kape. Kaya, kayo mga best, no, luto na kayo. Kasi, sayang yung mga oras ninyo dyan kung nakahiga lang kayo, nakaupo lang kayo. Pwede pa rin yung pagkakakitaan, magpa-order na kayo. Yung mga ganito siguro, mga 10 piso na. Oo, kasi malaki na siya eh. Malaki na siya. So, kung wala man lang kayong mga ginagawa dyan at gusto nyong kumita, gawa na kayo nito. Ng mga, pwede naman, kung wala kayong ganito, kasi ako nag-iisa lang yung ganito ko. So, 6 lang. So, ang ginagawa ko pang dalawahan para makatikim sila. So, gumawa na ako ng square na lang. So, ikakap ko na lang yung hiwa-hiwain ko na lang yun at pwede na. Pwede ka na rin magbenta. Basta sabihin lang ninyo na macaroons. Kasi ang alam nila, macaroon is bilog talaga siya. Para nga siyang torta, oh. Next time, gagawa ako ng torta di Cebu. Kasi yung torta di Cebu, napakasarap. Yun yung aming delicacy. Pagka kami magluluto ng during yung araw ng mga patay, yun yung mga niluluto namin na torta, tostado. Next time, gagawa ako ng tostado at torta. Pati tikimin ko sana kayo. Pero, paiinggitin ko lang kayo kasi dito lang sa aking vlog, mang-aalok ako. Pwede lang abutan kayo, bakit hindi, para makatikim din kayo. Kaya paki-like, paki-share, paki-subscribe, at paki-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking pagluluto tuwing ako'y mag-vlog dito sa Rupa's Kitchen. Kaya thank you for watching once again in my vlog, Rupa's Kitchen. Bye-bye!